voy a colgar. Ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya ay maganda na.
hadirnya serius. Pagkukuha si Ismael na ang inyong kalinayan at pahabain ang buhay. Nagkakamali ka, Abraham. Si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo isa. Wika ng Diyos. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahat. Ipagkakaloob ko ang kahilingan. Pagpapalain ko siya at paralangin ang kanyang ngiti. Magkakaanak siya ng laging dalawang prinsipe at magiging bansang makapangyarihan ang kanyang bangka. Ngunit, hindi sa kanya matutupad ang ating tipan. Matutupad yun kay isa ang magiging anak ni Sara na isisilang sa darating na taon sa ganitong panahon. Pagkasabi nito, dinisan ng Diyos si Abraham.
sumatay. Papuri sa iyo, Panginoon. Napakababa si Jesus ang mga sa mundo. Sinimula niya sinundan siya na napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang hitong inanungon sa kanya. Ginoo, ang wika niya. Kung ibig po ninyo ako inyong mapagkakali, hindi po si Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdating ka wala ang kanyang kaya, wag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus, pumunta ka na pasuri sa sasayon. Pagkatapos sa matatungkan ng nanay ni Utos ni Moises bilang pagtuo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa balita mapigyan ang solusyon sa problema na ating inahan. Pinakita
So ito po yung mga bagay na kung saan
yung sakit ng pwede mawala. Talagang inaalis ng Diyos. Maaaring kapag pinanigaw ay pinanigaw ay mawawala na talaga ang iyong karamdaman. Yung tempo, nung unang panahon, nakala nila, wala nang pamukul. Nakala nang panahon ni Jesus, yun ay isang medical condition. Sa oras na ikaw ay magkaroon ng tempo, mamamatay ka na may tempo. Yun yung pagkakulawa ko ng panahon na yun ni Jesus. Pero nung nakita natin, pinadali ni Jesus ang mayroong tempo na lumapit sa kanya, lumuhod sa kanya para sa iyo na kami. At ipinakita niya mismo ito sa pamamagitan ng pag-aawa sa may tempo. Hinipo siya ng ating Panginoon Jesus. Kaya kung pinakailangan natin lumapit kay Jesus, ang kinakailangan natin maramdaman yung kanyang pag-ibo para lubos natin makita yung kanahigit ng pag-ibo. Nalis ba ng Diyos na ito yung dapat natin yung bigyan ng higit ng pagmamahalaga? Baka mamaya iba yung nalis ng Diyos na tayo yung magalingin na kung ito sa higit ng maging makamulugan sa ating pagkilo sa dunding na ito. Kaya, kung yung mapapansin niyo, kung ipanghelo natin ngayon, ay alas ka lang po kung ipanghelo ng karakaran. Ano? Ay, hinakailangan pa natin ano? Yung pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos. Katulad ng pagsunod ni Jesus sa kagustuhan ni Yahweh El Shaddai. Kaya yun ang itulog natin sa harapan ng Panginoon. Panginoon, yung pangalang tao na may kayong nila yung Ginoo, Ginoo, kung ibig mo ninyo, ako'y inyong mapapagal. Kaya pinakita natin ilalang sa ating Panginoon sa Kristo. Tanong natin, ano naman sa ating ipagaling ni Jesus. Anong langit sa ating ipagaling ni Yahweh ng Diyos natin? Pangalawa ay maliwanag na ginawa ko itong tao ito na may kayo na lumuhod. Lumuhod kay Jesus. Kinakailangan natin lumuhod kay Jesus. Kinakailangan natin may pakita na tayo ay mababa sa Jesus. Naalala ko yung isang posto sa akin na nakalala ko na humility is the only way to the kingdom of God. Kinakailangan natin ilapat natin ang ating mga bukod. Kinakailangan natin makita natin na tayo ay mababa. At si Jesus ay mataas. Kinakailangan natin ang walang mangyayari sa atin kung hindi kagustuhan ng Jesus. Walang mangyayari sa atin kung hindi kagustuhan ni Yahweh El Shaddai. Amen? Kaya nandun po yung pagsuko. Pagsuko sa Diyos. Napakalaga po yung pagsuko sa Diyos. Baka kasi ang gusto namin kumalik. Pero hindi natin sinusuko yung ating sarili kay Yahweh El Shaddai. Kahit na gusto ni Yahweh El Shaddai, ay baka hindi tayo kumalik. Kasi baka lalong tayong mabaw. Baka lalong tayo ang mataas. Baka lalong hindi natin makilala ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Baka hindi natin makita ang kanyang utusan na ipinadala upang
hindi yung ako'y dumalo. Dahil kami'y pinadali ni Jesus. Dahil sa pinadali na po ni Yahweh Jesus. So yun po, napakalaga po yung pagluhod. Pangatlo, paramdaman natin ang paghigo ng Diyos. Kilig mo ba tayo ng Diyos? Ang Diyos ba humigo sa atin? O baka naman tayo ang sarili lang natin ang naramdaman natin na hinihigo tayo? Inakalala, maliwaliwan ako sa atin. Maramdaman natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Maliwaliwan ako. Madali na lang yung tutusin kung nandun ang pangalawa, yung pagkilos. Pero kailangan naman natin makita rin naman natin na kung saan, sa pagkakulat na naramdaman natin yung pagkilos ng Diyos, ay naman yung magsigurado rin kung na tayo ay tatawagin ng Diyos na ano, na iparamdaman natin ito sa iba. Kasi kung hindi mo namin naramdaman yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ay hindi rin namin makapagkilos para tayo ay gamitin ng Diyos na kanyang maging kamay para sa atin. Kasi maging paliwanag ko, kaya napakalaga, hihipo pa ako ng Diyos. Naramdaman ko pa yung paghipo ng Diyos sa buhay ko. Kapuri-puri ka Diyos sa mga tulasin na ganda ko ang ito ay nangalit. Mula sa loob at kumanahan ang magawang tinapin ito para magpagkain ng bibigay ko ay. Kapuri-puri ako ang may kapalang pinagkakain ninyo. Kapuhin mo rin sa mga pinigasin at ang tango ng mga mananalay mula sa nasabiyo sa buhay namin kapawa para ito para makinunin ang hindi ng Espiritu.
ako rin yung hirap kung magkapalang kaya ng kanyang. Manalangin kayo mga kapatid ng mga pagkahayo na nagkakadala ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapinawa ng Panginoon ito pagkahayo sa iyo ang buhay, sa kapulihan ng karangalan sa ating kapatidabahan at sa buong sambayan niya ang ganahan. Para sa ating para sa kapatawa ng Diyowa, narito ba si Diyowa? Wala. Ay bagay na po sa pagsapit ng kanyang kaarawan sa biyaya ng buhay. Pasalamat ng Belma Karya, Prayer Panagal sa Lagi Bihepa, Sister Lelia de Moroso. Ama namin na ikatatagay mo ang pagkahalay ng papuloy sa iyong kabutihan sa amin. Sa tulong naman itong kadalisayan na ninyo ay makapagalay mo ng kinilulungan sa pamamagitan ng isang ito sa pasama ng Espiritu Santo, magpasama ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Taas ang Diyos sa inyong puso. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin. Ikaw ang umikasan, ikaw ang magtamakaroon ng nagyatara, ikaw. Gayun din ang tagiging tagulan, ikaw ang mahubog sa tao din ang iyong kawangas na mapagkaratan lang ang mga siwa sa pagiging. Ikaw ngayon ang dating ulan sa pagdalaan sa pananabutan na iyong pinaniniwalaan sa pamagitan ng anak umahal. Kaya ay sana ang mga anghel na nagsisiyawag ng mapuli sa iyo ng mga kumpay sa kalangitan. Kami nagkukuli sa iyo kadaya.
Thank you.
Panginoon, sa ito sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan mo mo sa iyo, ang aking kapayapaan ay bibigay ko sa iyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag mo namin ang pag-asa. Paglawan mo kami ng kapayapaan ng patagay-isaya sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na kita. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumayin. At sumayin din. Magbigayan kayo ng thank you.